Ligtas daw ang packages mula sa mga online store na naka-imbak sa gumuhong warehouse sa Bulacan kahapon. Yun nga lang, tatlong empleyado ang binawian ng buhay. Magbabalita si Mon Gualvez. Mag-aalas 5 ng hapon noong Martes, huling round na ng pagsasalansa ng mga empleyado sa mga package na naka-imbak sa warehouse na ito bago sila mag-uwian. Nang biglang gumuho ang bahagi ng second floor. Natabunan ang 4 na empleyado. Isa sa kanila ang maswerteng nailigtas, pero wala ng buhay na nakuha ang tatlong iba pa. Inabot ng halos 15 oras bago tuluyang na-rescue at na-retrieve ang mga natabunan sa ground floor ng warehouse. Kinailangan pa rin kasi nilang tanggalin muna yung sandamakmak na packages na nakaibabaw bago masinsinang inalis ang konkretong dumagan. Aminado ang mga rescuer na nahirapan sila sa pagsagip. Maraming kumbaga nakapatong na doon sa tawag dito sa victim. Pag concrete naman, tsaka mga steel, siyempre mabibigat na bagay po yan. Si Candido hindi matigil sa pag-iyak. Kasama kasi sa nasawi ang misis niyang si Annalyn na checker sa warehouse. Nung umaga, hinatid ko pa po yun sa trabaho. Tapos masaya pa kami habang nakaangka sa motor ko. Tapos yun na pala huli naming pagsasama. Si Tatay Franklin, 2 buwan na raw hindi nakikita ang 19-anyos na anak na si James dahil nag-stay-in dito sa warehouse. Ganoon na lamang ang panlulumo niya na sa muli nilang pagkikita, bangkay pa niyang inabutan ang anak. Okay lang kung may sakit yung anak ko, matatanggap ko pa na nawala bigla. Para kung sasabog, yung para bang yung pakiramdam mo yung hindi mo na kayang yung parang gusto mo na rin sumama. Nagsisilbing imbaka ng warehouse ng items mula sa iba't ibang online shopping sites bago ipa-deliver ang mga ito. Pero napunan ng ilan sa mga kaanak ng mga naulila na tila mahina ang struktura. Parang nakapatong lang po. Tapos overloaded po sa overloaded po yung second floor. Ang tornilyo niliit, ang tubo niliit niya, nakapatong na sa simento. Dahil din sa dami ng packages na nakita sa warehouse nang mangyari ang aksidente, sang-ayon ng mga pulis na dapat nilimitahan man lang ang bigat ng iniimbak sa gusali. Parang mahina po yung mga biga ng nasabing building, limit ng tons na dapat po sa mga stock parcels po na naroon po sa storage po. Ayaw pa rin magbigay ng pahayag ng may-ari, pati ng umupa sa gusali na E1 Consumer Trading Corporation. Pero nangako raw silang sagot na nila ang mga naulila at sugatan. Kung mapatunayan na meron silang kapabayaan, maharap sila sa kasong multiple homicide and serious physical injuries. Para sa 1PH, Mon Gualvez, News 5!